Kaya I believe that even today's message is so relevant to many of us. For us to remember, sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon, may nagmamahal sa iyo dahil mahal tayo ng Diyos. At ang patunay natin dyan, dahil binigay niya si Jesus para sa ating kaligtasan. Binigay niya si Jesus para sa ating kaligtasan. Kaya kung makakaramdam ka ng mga ganung pakiramdam, eto may mild lang, o minsan matindi na pala, walang nakakaalam, walang nakakapansin, kasi meron din mga tao, napaka-private nila eh. Nahihiya sila, nasabihin yan. Aminin kung kanino yan. Yung nakakaramdam siya na para bang walang nagmamahal sa kanya, kaya dinadala na lang mag-isa. Dinadala na lang mag-isa. Ang tawag dyan, suffering in silence. Ang tawag dyan ay suffering in silence. And all over the world, there are many people like you, like me, in many parts of the world na nararanasan yung tinatawag na they're suffering in silence. Pag nangyayari na yon, lagi mo itong tatandaan. Hindi ka nag-iisa. May nagmamahal sa'yo. Binigay ng God, binigay ng Father, si Jesus para sa ating kaligtasan. Again, we read Romans chapter 8, verse 32. Lalo na yung unang bahagi nito kung saan ang sabi, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all. Si God yun. At yung binigay niyang Son, si Jesus Christ yun. At binigay niya. Kasi ganun niya tayo ka-love.